Yo, ayan pala rin po, it's reveal day po dahil tayo ngayon, ayan, natapos na rin po sa wakas ang ating project. So, ayan, ipapakita ko po sa inyo ang mga nangyari at kung ano ang nagbago po. Okay? Okay guys, ito may naisip lang ako ah, naisip ko lang to. Itong fruits, so pwede po natin gawing i-display dito sa bowl. So titingnan natin kung ano magiging outcome. So ang gawin natin, bawat fruits, lagyan natin sa bowl. Ito guys, may nakita akong mga berries. Ito nakasabit dito. Ito existing gamit na po nila to. So naisip ko, gawin din po natin decoration to dito sa dining table. So i-add po natin sa ating bowl. Okay, dito po sa kitchen, so nagpalagay po tayo ng raised hood. So nagpabili po tayo kay client, tapos nagpabili na ako ng table dito para sa kanyang rice cooker at saka sa stove. Tapos dati, yung malaking frame ang nandito, so binago ko yung malaking frame, dinipat ko po dun sa kabila. Tapos ito naman, galing sa kabila, sa bedroom, dinipat ko dito para mabago yung design. Tapos yung mga end table, yan nagpalagay si client ng salamin sa kanyang
dining table para hindi po masira, sira din sira na. Ay, papakita ko. Ayan. Ito salamin na po ito. So, pinatungan na ng salamin para kahit mabasa man, hindi masisira. Ginawa ko creative yung, ano, yung mga display nilang mga fruits. So, ginawa kong display po dito para mas entertaining ang dating. Parang ang ganda-ganda ang dating. So, ano po ng kulay. Ito green and red. Tapos, ganun din red and green. So, ang ganda na tingnan. Tapos, ayan, ilagay ko ng champagne glass at water goblet. Tapos yung mga natitirang mga goblet, mga glasses, mga wine glasses, ito, linagay ko dito sa pinaka bar, mini bar niya, para magamit natin yung mga baso. Nagbigay si client ng teapot, so inisip ko kung saan ko ilalagay. Sabi niya, paala ka na kung saan ko ilalagay. So naisip ko, dito ko lang ilagay dahil walang pesto. So, mas maganda dito dahil napaka-entertaining pagka may mga bisita at may kita nilang may refreshment dito. At least pagdating ng bisita, pwede sana mag-green tea anytime. Sa ready na. Napaka-entertaining po ba? Okay, so dito po sa bedroom, yun, pinalitan po natin ng frame. So inilabas natin yung dalawa, tapos itong pinasok natin. Tapos linipat po yung lampshade nila. So ginawa kong study table nila to. Tapos, para may purpose tong lampshade nila, linagay ko dito sa study table po nila. Tapos, pinalitan ko lang yung cortina kasi dati, black yata yung cortina dati to. So, ginawa kong beige ang dating para magandang tingnan yung sa mata. Magaan sa mata. So, pinili ko yung ganitong kulay para magaan sa mata. Tapos itong benches, yan, napiling client at nagustuhan ko rin. So, tama-tama siya. Bali lang tingnan. Existing, ano nila, vanity table. So, hindi ko pinatanggal. Pinalinisan ko na lang, tapos binalik ko dito. Bahala na akong tatanggalin ng mga upahan dito. Ayan po yung aircon. Pinalitan ni client dahil yung dating aircon, hindi na gumagana. So, pinalitan niya ng mas magandang ano ngayon kasi inverter yung pinalit. At ayun na po ang ating naging project. So, may isang buwan nga atang inayos kasi nga na naiti yung pamimili ni client ng mga gamit dahil sa GCQ. So, na-delay lang. So, medyo matagal. Pero at least, natapos na. So, pwede nang parentahan to kasi ang purpose naman ni client is marerentahan niya for long term. So, kung sino yung interesado naghahanap ng mga marerentahan for long term, ito po, 15,000 lang po. Napakamura din. One bedroom, tapos kompleto na po, fully furnished, at naayos na po, gamitin na lang po ang kakailangan din. Okay, maraming salamat po muli sa panunod ng aking vlog. Sana nagustuhan niyo. Kung nagustuhan niyo, please like, share, and subscribe. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, maraming salamat po muli. Sana nagustuhan niyo po ang ating content ngayon. Bye-bye, stay safe po!